asparagus is been cooked na and then been cut. And then we have Parmesan cheese. We have tomatoes. We have, I think, cherry tomatoes. Oh, iba-ibang sizes nga at iba-ibang ano, no? The regular tomatoes. Okay. This is, we call it 2x4 or yung pang-salad. Uh-oh. Or you can use the plum. This is the canned tomatoes. Mm-hmm. Yung mga halimbawa may preference for the uncanned, pwedeng i-blanch nila yun. Pwede po. Or you can make the tomato concasse. We call it concasse po. Concasse. Ah, yung okay. From the fresh one, you blanch it in boiling water and then you peel it. Oh, man. Natutunan na naman akong bago dito kay Chef Tristan. Salamat po. Okay. And then we have the fettuccine. This is cooked na. Ito then, ba yung al dente na tinatawag dente nila? Po. Ayan. Or you can use other pasta. And then we have fresh basil. We have, I added saffron to give it a texture, color, and of course, yung aroma. Naku, konti lang ho siguro kasi mahal yung saffron, di ba? Oh, just a pinch. Naku, ako konti, pag gumamit ako niyan talagang tipid na tipid. Oh. Then we have some crushed peppers. Pepper, we have salt yes. and uh-huh. pepper. And then we have garlic. This is fresh dill. Mm-hmm. It is, ito po, bagay na bagay itong herb na to for the mm-hmm. salmon. Mm-hmm. Goes well together. And we have mm-hmm. fresh tomato. And then, of course, olive oil and white wine to deglaze the pan. White wine. Cheers to that. Cheers to your recipe with the white wine. So, simula ko okay, na, Patita. So, nag-umpisa tayo. Siyempre, gigisa natin sa chopped garlic. At itong natutuwa ako, bihira ko makita si Chef Tristan na gumamit ng, ano, ng tawag nito. Yung tawag nito, yung kutsaron or... mga sandok po. Yung mga sandok-sandok, ano. Talagang... What is the secret? Ba't hindi ka gumagamit ng sandok? Or... Mas nasanay na po. Kasi tita, years of my experience, kasi parang wala nang time to get some... So you're partial, more partial to the tongs, no? Okay. So ginigisa niya at hinahalo itong salmon parts, sliced salmon and the deboned or filleted salmon. At tapos hinahaluan niya agad nitong dill. Para fresh lumabas po agad yung aroma. Okay. In the meantime, habang pinagsasama-sama po ni Chef Tristan ang iba't ibang ingredients na ipinakita na po niya sa atin, we'd like to go back to the other features of the QB stove. We will repeat that QB here stands for quick burning. It also represents the initials of the inventor, Filipino inventor, Mr. Edelmiro Kibilan. At makikita po natin ang iba't ibang bahagi ng ating QB stove. Notice that in front, you have two drawers or simulated drawers which provide for the regulation of the heat intensity of the charcoal. Hindi na ho kayo kailangan magpaypay, hindi na ho kayo kailangan pawisan habang nagpapaypay. Kung gusto po ninyong lakasan ang ningas ng charcoal, eh kailangan lamang po buksan po ninyo itong drawer na nandyan. We have two drawers there. So the wider the opening of the drawer, the more ventilation and therefore so the greater heat, generated. Okay? And conversely, pag nakasara po yan or halos nakasara, nababawasan po ang heat. Ngayon, itong drawer sa ibaba, Chef, meron ding purpose yan, hindi ba? Yung drawer doon sa ibaba. Baka pwede natin ipakita kahit sandali kung ano ang purpose niya. Di ba ito may kinalaman sa pagpapalit ng... Ito pong balit ng drawing. Ayun. So, no need of taking off or yung alisin niyo po yung kalan. All you have to do is just you can slide this down or... Pull this out. Uh-oh. Pull this out. And then, by using the shovel na later po, papakita ni Itabus, you can add some more charcoals pag medyo naubusan okay, na po ito yan. So, isipin niyo from the sack, kunin niyo. Yeah, all right. Oh. Ngayon kung sakaling tapos na